Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Sabay-sabay. For they that are sleep in the night, and they that are be drunken are drunken in the night. Isa pa. But let us for a day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. Isa pa. For God hath not appointed us to that, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Let's pray, Lord. Salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Again, kilala namin yung gabi, Panginoon, na kami po ipalain nyo dito, makomfort ako din sa sinabi dito, na lahat po kami mamamatay, but actually, hindi kami mamamatay, kami po yung buhay na walang hanggan, panandali ang pagkamatay, Panginoon, lahat po kami darating doon, pero pangako nyo, Panginoon, ay kami po may buhay na walang hanggan nga. And therefore, kung ano man ang mauna, kami may bawian ng buhay dito sa mundo. O sa inyong pagdating, Panginoon, na doon aming hope. Blessed hope, Panginoon, na kayo po ay i-raise up niyo po kami, Lord. Mabuhay namin muli. At kung abutan naman kami ng rapture, Panginoon, doon pa rin yung aming hope, Panginoon, na kayo po ang aming hope. Kayo magliligtas, kayo po mag-kikip sa amin. So, ito yung Panginoon ngayong gabi. Magambata, ito po yung bigat. Bandang huli, Panginoon, ang dulot sa amin ito, yung comfort, Panginoon, at pananampalataya sa inyo, Panginoon. So, ganda yung pong bahat puso't isipan sa topic namin ngayong gabi, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang gabi po sa lahat. Title po nito is Rapture, the Second Coming of the Lord. Ayun. Tama ba? So, alam nyo po yung rapture. Again, yung mga luma na po dito, matagal na dito, ay, of course, inabutan nyo ba yung ating seminar sa end of the, ano? Hindi pa pala, wala pa seminar. Yung ano lang, Daniel, no? Siniris natin yung Daniel ng gabi ng Sunday, and then Revelation, ganun din. Sa Sunday nights din yun, no? So, ganun po. So, at, yeah, actually, meron din tayong Matthew 24 kasi siniris din po natin yung Matthew 24. And so, nadadaanan to natin lagi. At nababanggit ko rin naman, no? So, ang topic po natin ngayon, yeah, yung rapture na tinatawag. Okay? I-ano ko lang, no? I-summarize ko na yun. Introduction natin yung mga terms. So, sabi po dito, punta tayo sa 4 kaya hindi ko makita yun. Okay, sabi po dyan, ito ba sa 17, sabi dyan, then. So, ang pinag-usapan po dyan, yung pagdating ni Jesus. Okay, coming of the Lord, sabi kanina. And then later sa chapter 5, ganun din. Anyway, sabi dyan, then we which are alive and remain shall be caught up together. Ibig sabihin nun, tayo daw ay, ano yung caught up, mahuhuli. Hindi huli yun, ibig sabihin. Magsasama-sama. Parang ganun, huli. Parang, ikaw, yun, siya na yan, tumatakbo. Wala akong kukunin ganun. Diba? Ibig sabihin, hindi ikaw may control, siyang may control. Amen? Sabi rin sa ibang passages, siya yung kukuha sa atin, pero mas maraming passages, yung mga angels, ang kukuha sa atin. Ulitin ko lang ha, may dating na panahon, tayo ay kukunin ng Panginoon. Depende nga yan kung ano mauna, kasi hindi natin alam kung kailan exactly siya darating. So, either mauna tayo, alam nyo na, yung mga kamag-anak nyong nawala na, okay? Kung ligtas yan, makakasama natin niya. Kung hindi, sorry. Yan ang talaga eh. Kaya nga tayo po ay soul winning, di ba? Yan ay ating hindi natin ginagawang small matter yan. Pag namatay, impyerno. Pero yun totoo eh. Okay? Kaya anyway, so yun nga. Kung anong mauna, kung rapture muna, buhay ka pa, mangyayari na yung event na yun, rapture. Ngayon, kung namatay ka nga, okay, kinuha ka ng Panginoon before the rapture,
Di ano ka lang, sa langit ka na muna, no, namatay ka. For example, today is Thursday, namatay ka for example ng Monday, tapos nag-rapture ng Friday. Ilang araw ka na sa langit? 4 ba o 5? Basta yun, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and then Friday. Ganyan po, mag-aralat ngayon ha, kaya sundan niyo po. So, yung nabanggit ko na ngayong term, no, rapture, ano lang po yun, yung sinasabi diyang caught up. So, yung isang araw, ang Panginoon ay darating at para tayong i-harvest. So, dadalin sa lahat sa langit, tapos paparusahan naman yung andito. Okay? Matitira, okay? So, pero ang context po nito ay, puro to context muna eh. Ang context po nito is, ipinasok lang po dito, no? So, yung Revelation po ang book sa Bible, sa New Testament, yung talagang tinake lahat yan. Sino ba nakaabot nung dito? Naabutan nyo na ba yun? Sino ba nauna sa inyo? Sina Len? Hindi, kayo, no? Naabutan nyo na ba yung Revelation series? Hindi. Hindi naalala. Okay, okay lang yan. Ganun talaga. May load kayo. Load kayo. Tsaka open pala dito yan. Gusto nyo tumambay kaso bahay namin to eh. Okay lang. Meron kayong time. Yan ang welcome dito again kung kailangan yung sa computer. Pwede rin film showing. Okay. Sakali. Kasi ganun talaga eh. Siniris na po natin to kasi last time. Okay, tuloy po natin. So, isa pang introduction. So, anong tawag dyan sa araw na yan? Pwedeng Day of the Lord. Pwedeng Coming of the Lord. Pwedeng Day of Christ. Pwedeng Second Coming. Pwede rin, ito sa Titus, waalis muna tayo sa Thessalonians. Ito po ang binanggit ko kanina sa prayer. Isa talaga po ito sa tawag dito. Yung tinatawag na, pakibasa po, ready, hindi, dali. Ito muna, sa 12. Yeah, 12, sige, ready, go. Teaching us that denying ungodliness and working us, we should live soberly. Righteously and godly in this present world. 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Okay, so nagtuturo lang po siya dyan, of course, lagi ating inaaral, no? Tayo dito sa mundo na to, hindi tayo yung katulad ng iba lang. Siguro nakapansin nyo naman yan by this time, di ba? Hindi tayo nakikisama sa maraming bagay ginagawa nila, niya, sinasakyan yan. Ganun din po dito, ano sila, denying ungodliness. So, hindi sa atin yan. Pero, yan, yeah, manang mga sinayo pa dyan, live soberly, righteously, and godly in this present world. Kaya sabi dyan, meron kasi ito pa ulit-ulit, actually, isa-isahin natin ngayon eh. Ano nabanggit ko kanina? Anong tawag sa rapture? Rapture, second coming, day of the Lord. Lalo yung day of the Lord, napaka-importante niya, inaral natin sa Revelation niya. Day of the Lord, day of Christ, ha? Coming of the Lord, second coming. Ito pa yung isa, dalawa yung binanggit dito, the blessed hope. Okay, kasi nga tayo ligtas na anak tayo ng Diyos, okay yun eh. Pero yung minsan andiyan yung time na alam niyo na ako na mahirap tayo sa mundo, kaya inaapi tayo, di ba? Lalo tayo mga nakaranas niyan. Nakakaasar minsan, ayaw mo na gusto ng bumitaw, di ba? So, ibig sabihin, kaya nga, ayos lang yan, deny nyo yan. Hindi natin kailangan yan. Ang tinitingnan natin, ang in-anticipate natin, yung ating blessed hope. Alam nyo na siguro yung hope. Inaasahan, di ba? Tayong mga, ano ba inaasahan yung maganda? Kami mga nagtatrabaho, ano ba inaasahan namin? Yan, madalas yun. Promotion, bonus, sweldo. Pero lalo sa smart kasi dati ganun eh. Bonus kasi minsan wala, minsan meron, minsan malaki. Kaya, yun ang laging biruan eh. Eh, of December, ganyan. Yung mga estudyante naman, ano, graduation. Pagkatapos nun, aral ulit. Okay lang, at least may inaasahan kayong, ano, hope, di ba? Na umaasa kayong maa-graduate. So, iba naman, of course, yung mga wedding, ano na, age na, tulad ni Jamie tuloy. Jamie lang inaano ko eh. Yung babae, ganun din naman yan, di ba? Isang araw, ano yung pag-asa mo sa buhay?
Pero iba ganyan, di ba? Ipakasal ka, di ba? Ganun yung lalaki. Okay. So, pero, bilang mga Kristiyano, ano yung ano natin, naasahan natin? Ito nga po yun, no? That blessed hope, kahit mahirap tayo sa mundo, okay, minsan boring na iba, iba paglilingkod, maganda na may naglilingkod, pero talaga minsan pag naglilingkod ka, dumarating yan, mahirap. Okay? Pero umaasa ka isang araw, mapapawi lahat yun. Amen? Amen. Ako po, pag nagpapakanta kayo, huwag nga kanta, medyo kulang, nakukulangan ako eh. Kaya yan ang topic natin sa Sunday. Okay? Sabihin, dapat excited tayo eh. Pwede mo bang pilitin yung taong maging excited? Hindi naman pilit, pero pwede mong encourage. Tama? So, ina-align mo sila. Tulad nga ito, blessed hope eh. Pag ikaw expecting ka, di ba? Ay, mga anak ka. Yan pala, isa pang ano rin yan, di ba? Yung iba naman, di magkaanak. So, gusto magkaanak. So, pag expecting ka na, inaano mo yun, iniisip mo lagi. So, you're hoping na malusog at safe. Ayan. Pero sa ating kaluluwa, ito po yung talaga natin gusto natin. Ewan ko sa inyo, kung bagay kasi mga bata, hindi pa ano yan. Yung expectation nyo, parang blanco pa eh. No. Pero sa amin po, sawa na kami minsan eh, sa buhay. Hindi na. Pero in a way, kahit ganito pang edad ko, sa 43 pa lang ako, sabi ng iba, yan ang ano eh, gitna. Yan daw ang simula ng buhay eh. Depende yun. Yan nga, kaso pag nakita mo na yung sanlibutan, nakita mo na lahat, wala na. Hindi ka na, ano, nag-excite sa'yo, nagpapa-excite sa'yo, ito na. Nag-Kristiyano ka. At, naglingkod ka sa Diyos. Pag hindi, wala to. Ngayon kayo, inaaral nyo pa lang. Kaya yan, sabi ko. So, kaya again ha, another tawag, term sa pagdating ng Panginoon, blessed hope at sabi dito, glorious appearing. Alam nyo ng glorious, di ba? Panalo, di ba? Maganda, tagumpay. Si Jesus, pinatay siya before, pero makita mo sa langit, so blessing na rin. Pero, ito, syempre excited din siyang salubungin tayo. Amen? So, tayo din dapat excited tayo dyan. Okay, so nakikita nyo na. So, saan mga bagay pa, no? Actually, hindi nga ito kompletong listahan, pero maiksi lang naman natin text. Isa-isayin natin to. Okay? So, ano pa yung mga nalagay ko dito? Ito yung first coming muna. Okay, first coming. So, pinangako even before ng Panginoong Jesus, pinangako na nadarating si Jesus. Okay, isa to. Sabi dyan, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the hearts of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse." So, yan po. Diyan na po natapos yung Malakay, no? At ang Old Testament, diyan natapos. So, may pangako. Okay, darating si Jesus. Kasi po, kahit yung mga Udyo nung panahon na to, di ba, inalis sila sa Promised Land, binalik sila, hindi pa rin kompleto eh. Ang dami pa rin problema, ang dami pa rin backslider, parang wala pa rin closure. Yun ang totoo, pag binasa niya. Ganun pa rin, pinapagalitan pa rin sila kasi nga, yung pangako ng Panginoon parang di narutupad sa kanila eh. Hanggang revelation nga yan eh. Kasi talaga, ang consummation yan sa, yan, day of the Lord, sa end times, sa pagdating ng Panginoon. So tayo ngayon, kahit tayo, parang tayo mga Israelite din dati, na umaasa tayo sa Panginoon, iba sa atin, kahit sa church, di tayo pare-pareho, no, ng excitement. Sa Israel, ganun din. Iba sa atin, matapat, iba hindi masyado, iba hindi talaga. So, pero, ito po yung inaasahan natin mangyayari. Okay, so sabi dyan ha. So, pansinin nyo rin, sabi dyan, dumating ba si Elijah before Jesus? Na topic na natin yan, di ba? Yan ay si John the Baptist. Sa ako ba na topic yun? Either sa John, alala, pero pati dito eh. Anyway, so yun po yung first coming. Kasi nga, si Jesus ay Diyos, matagal na siyang existence, di ba? Siya yung Diyos eh. Kaya nagpapakita siya sa Old Testament. Pero dito talaga, dito siya tumira sa lupa. Again, yung tawag natin, first coming. First advent, tawag ng iba. Okay? So, pero si Jesus, alam niyo naman, pinakusakos na matay ni libing na buhay maguli. Topic natin nung isang linggo naman, ascension. So, yun na. Wala siya na sa ngayon, nasa langit siya ngayon. Pero pangako na ba, itong second coming. Sana, nasundan niyo. Ito na yung mga second coming naman, 1 Corinthians
Marami pa po ito. Ito lang yung nalista ko. Puro reference po ito sa second coming. Tingnan nyo po ha. Sabi dyan, kayo naman. Ready, go. So that we come and abide in no fear, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Okay, so alam nyo na sa 1 Corinthians, siya ina-exhort na gumawa ng mabuti at maglingkod sa Diyos. Pero sabi dyan, waiting. So habang ginagawa nyo paglilingkod nyo, kayo ay actually naghihintay. Okay, ganyan po ang sa Bible ang paghihintay, hindi yung hintay lang ng hintay. Okay, kahit sa pag-aasawa, hinihintay mo yung lifetime partner mo, Lord, nasa na ba? Pero gumagawa ka din ng nag-aaral ka, nag-atabaho ka, kung ano man yan, naglilingkod ka sa Diyos, ganyan. So ganun din tayo mga Kristiyano, hinihintay natin ang pagdating ni Jesus, di natin alam exactly kung kailan, pero tayo ay naglilingkod. Okay, yung tawag dyan, coming of the Lord, Jesus Christ, ganun din po sa 1 Thessalonians, medyo malapit sa ating text. Sabi po dyan, okay ba sa, o yan, kailan lang natin na topic to, ready, go. Okay, napansin nyo, binanggit yung His coming. So, ibig sabihin, tayo mga, di ba, ang title natin dyan, Crown of the Joysing last time, di ba? So, kayo, mga Kristiyano, tayo iligtas na, kung ligtas ka na, pero dito naglilingkod ka, inaayos mo sarili mo. Kasi, isang araw, ang gusto ng lingkod ng Diyos, ang gusto ng Diyos, dadatnan tayo, naglilingkod nga na maayos sa Kanya. No? Kaya sabi dito, darating siya. Lagi natin yan, sa Christian faith, yan talaga yun. Ngayon lang, nawawala sa iba yan, kasi nga, kahit sa end times, nagkakagulo-gulo yung turo. Pero malinaw yan, darating si Jesus. Amen? At sana pagdating niya, dadating niya tayo maayos. Marami po ito sa 3:30 naman, dito lang din. Ako naman, to the end, you may be established your hearts and blameable in holiness. Ganun din. Even our Father at the coming of the Lord Jesus Christ. Nakita niyo yan? Pero banggitin niyo, mayroong ano dyan, oh, may detalye dyan na aralin din natin. Sabi niya, with all his saints. Ibig sabihin, pagdating ni Jesus, kasama daw niya yung mga saints. So, paano yun? Kasi mamaya pag-aaral natin. Kasi nga, na-caught up, tapos, kasama niya tayo ngayong babalik. Ngayon, yung mga pre-trib sa Revelation 19 daw yan. Huwag natin pag-aaralan yun, kasi mali naman yun eh. Anyway, dito tayo sa, basahin ko na rin yung ating text. Sa 15, nasa natin kanina, for this we say unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them. So coming of the Lord yung pagdating ni Jesus. At sabi dyan, ini-expect niya, pansin ninyo, tayo ay posibleng buhay pa. Okay? And then sa chapter 5, ano, nakakasunod kayo ha. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. So, sinasabi dyan, kaya nga, ang pinag-aaralan natin ito, kabanal lang, kasi, ang kaluluwa mo, sigurado, andyan niya, pero paano yung katawan mo? Yung iba, dahil nag-addict-addict yung iba, nakakalungkot, diba, nakakahiya sa Panginoon. Pag ang itsura mo, mukhang addict, kasi nagpabaya ka. Isa ito sa magandang, ano dyan, verse dyan. Kasi sabi niyang, ni Paul dito, ang gusto niya, magpakabanal-banal kayo, at buo, at binanggit ito, well, ano to eh, bihira itong banggitin, spirit, soul, and body. Talagang in-specify niya dyan, magkaiba pa yung spirit and soul. But anyway, blame is unto, ibig sabihin talagang tinitingnan niya, ine-expect niya isang araw dating ang Panginoon. Amen? Nakakasunod pa, darating ang Panginoon. Hindi ko pa nalagay dito yung revelation, pero banggitin natin. Sa 2 Thessalonians, meron tayong dalawa. Dahil ito'y katduksong actually nyon. Ito. Kayo naman ulit. Ready, go. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together. Ayun. So medyo may nabanggit na naman detalye na pag-aaralan mamaya. Diba? So ang pagdating ng Panginoon daw, yung beseech, ibig sabihin, kailangan natin, natamad na kayo maglingkod, ganyan. Kaya sabi ni Paul, huwag kayo tatama rin, pakiusapan ko kayo. Kasi darating ang Panginoon. Intindihan niyo ba yun? Lagi siyang binabanggit eh. Isang araw, darating ang Panginoon, babalik siya. Rine-refer lagi po yan sa mga sulat nila. Dahil yan ang una, yan ang katotohanan. At dapat yan ang pag-asa natin. Hindi tayo tatamad-tamad.
Diba, lagi yung magising nyo, pag nadarating si tatay, may pasalubong, alam mo, eh, naku, excited ka na yun, parang yung gagawin nyo, kahit linisin nyo agad, pag ano eh, minsan gagawin ko nga yun. Dapat ganun eh. O, sino masipag ngayon? Ay, ito po, walang ginawa to. Naku, wala kang regalo. Reward pala. Anyway, pero sinasabi kong detalye dito, and are gathering together unto Him. So, pagdating niya, tayo ay mag-gather. Parang kanina, rapture, lahat po yan ng Kristiyano. Dating namatay, kasama natin. Tayo, mga buhay pa, kung buhay pa tayo nun, mara-rapture tayo sa Kanya. Okay? Nakita niyo po yun. And then, sa 8, sino nagbasa? Ako na lang ulit. Then that shall we, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of His mouth, and shall destroy with the brightness of His coming. Okay, ano nangyari? So talagang darating ang Panginoon. Amen? Ayan yun eh. Pagdating daw niya, boom, sabog yung kalaban. Okay, napansin niyo yun? And then ano pa? Sa James. Second, third to the last na po ito. Balikan natin na may ating text. Ganun din po ito. Pati James ba naman? Sabi niya, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Parang ganun din, di ba? Hanggang dumating ang Panginoon, hintayin natin yun. Di yung darating nga yung Panginoon, may dalang rewards, tapos tatamad-tamad tayo. Ano i-expect mo niyan? Sige nga, ano i-expect mo? Dadat lang kang tulog-tulog. Dapat tayo mga tatay, ganun tayo eh. Para alam nila yun. Pag may reward ka, sinong i-reward mo? Pare-pareho lang? Hindi. Tandaan niyo po yan. Kaya maling-maling tinuturo ng iba. Kaya hindi nila pinofocus to, ewan ko eh. Pero iba naman nadadaanan din, kahit pre-trip. Pero, ang ano talaga yung consummation nga niyan, yung darating siya talagang glorious yun. Climax ng ating history. Okay, sabi dyan, be patient, darating ang Panginoon. Okay, example niya dyan, yung nabanggit ko kanina sa amin, sweldo, di ba? Pero iba naman, yung mga, alam mo na, husbandman, mga farmer, ang gusto lang nila, kaya yan talaga nagtatanim. Di ba sa JJX, gano'n naman, binubungkal na naman. Ang iniisip niya, yung pag-ani. Okay? So, may patience sila. Ganon din tayo dapat. Ngayon, ganon dun. Be also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Okay, paulit-ulit. Last two. Second Peter. Kayo naman. Ready, go. For ye have not followed cunningly devised fables, when ye made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but the word eyewitnesses of His majesty. Yun. So, inuulit niya. Ganun din si Peter. Ine-exhort mga kapatid. Kasi nga, mga kapatid na iba, lalo mahina. Ano, lagi na lang kailangan. Diba kanina, kahit sa kantahan pa lang yan, ha? May iba nga, kailangan pa sunduin sa bahay, diba? Ano pa? Kailangan gisingin nga yung iba, eh. So, sinasabi ni Peter, siya din alam niya rin. Kahit sa kanina, puro si Paul yun, eh. Sabi niya rin, sinabi namin sa inyo yung power and coming of the Lord. Huwag sabihin ng ibang event yon. Kaya nga pag-alating ngayon, okay? At tatapos natin sa Revelation. Alam niyo nung nangyari sa Revelation? Yung iba nang aasal-asal, ito sasabihin rin yung ano to eh. Ni Peter to eh. Asa na ba yun? Kasi yan yung nagsabi na maraming manluloko, di ba, in the end times. Na where is the promise of His coming? Ang tagal naman. Kaya yung mga hindi naniniwala dyan, at even ta sa iba, mananampalataya din. Alam naman niya, iba sa atin, tinatamad-tamad. Iba yung, di ba? Kasi either hindi mo ini-expect, tinatamad ka, hindi ka naniniwala masyado. Okay na yun, sa langit, okay na yun. Paano yung iba, ang daming reward, ikaw, konti. Gusto mo ba yun? Sabi dyan, yung power, coming of the Lord, and then last, dito na lang tayo. Actually, kasi hindi pwede tayo walang revelation. Actually, dito po sinabi yung ano, no? Yung pinaka-highlight din ng Revelation. Makibasa niyo po. Ready, go. Behold, the
covered with clouds, and every eye shall see him, and they also which praise him, and all kingdoms of the earth shall bear because of him. Even so, amen. Amen. Ayan po yan, kaya before yan, amen din, tapos 7, amen na naman. Kasi nga, ito po yung pinakabuod ng Revelation, yung kanyang pagdating. Bakit with clouds? Kasi galing siya sa langit. At every eye shall see him. Okay, so kaya bagsak na naman yung mga kulto dito na kaya dumating na daw si Jesus, eto hindi nyo nakita. Maniwala kayo, may magtulo nun. Kaya nga yung pretty, parang ganyan yun eh. Sabi dyan, every eye eh. Sabi nila, yung mga ligtas lang. Mali. And they also which pierce him. O, ligtas ba yun? And all the kingdoms. So, lahat talaga. So, mag-iiyakan dyan. Pag sinabing whale, di mo, alam ba yung whale? Umiiyak dahil ano? Mukhang ano tayo dito. Ah. Hanggang alas 10 tayo. Tinignan ko lang ha. Tama. Basta humihiyaw. Kung hindi yan lahat masaya, hindi yan lahat malungkot, halo-halo na po yan. Kaya pag dumating ang Panginoon, of course, tayo ma-rapture na, masaya din tayo. Pero yung ibang matitira, sisigaw din, pero yung iba dyan, nakita natin sa Revelation, yung sinasabi doon, nagtatago na sa bundok, nagtatago na sa lupa. May bunker sila, ewan ko. Pero hindi rin sila makakalusot doon. Okay, so balik tayo sa ating text. Kung nakikita niya po yung picture, medyo mabilis kasi tayo dito, ang problema. Hindi ko natatakil yung 5. Para matapos tayo ng alas 10. Hindi, 9. Okay, so nag-upisa po tayo dito. No? Again, yung last week, naalala niyo po yung context. Ano yung title natin last week? Ano ba? Ha? Yung topic natin actually last week ay Avenger, the Lord is the Avenger. So may kinalaman po yan, kasi nga, again, pala, alam nyo, sino madas mabully dito? Yung tanong ko last week, di ba? Pag ikaw bully, kahit lalo sa bahay nyo, sa trabaho nyo, meron kaming mga ganun, kasi nga, palibasa, may mga karakter na ganun eh. Yung mahina, eh, paano kung Kristiyano ka pa? Chinatsaga mo na lang yan eh. Wala eh, ganun eh. Pero tayo, ang Panginoon ang aga-avenge sa atin, di ba? Kaya po magkatuloy yan. So, huwag kang magsawa, maglingkod ka lang sa Diyos. Ang Diyos ang magaganti sa'yo. Pero hindi na natapos doon, paano pag talagang ano, wala nang maka, ano sa'yo, makapag-encourage sa'yo kasi talagang lungkot mo na. Ito po yung kaya pinasok po ito ni Paul. Okay? Tuloy natin dito, ha? Okay, salamat ang Panginoon ang mag-a-avenge. Pero, in the end, kaya sabi ni Paul dito, but I would not have you ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not even as others which have no hope. Kasi ganito po yan, paano pag, lalo pag nawalan ka ng mahal sa buhay, kahit Kristiyano pa yan, sigurado ka sa langit, di ba namimiss mo rin? Di ba parang, lalo pag mag-asawa, kung ano man yan. Di ba may kilala ako, ano eh, bata pa, yung lagi niya nababanggit yung kasi nga bata pa, namatay na yung kuya niya. So sana mga ligtas, kaya sabi dito, para hindi kayo ma-discourage, inulit ni Paul yung katuruan na pinapaulit-ulit naman. Salamat na record dito, no? Kaya makikita natin ngayon yung aral, okay? Makikita natin kanina. So ito ha, una, yung mga patay daw ay, hindi ka dapat, again, pagligtas ha, pag walang diligtas, wala na yan. Pero pagligtas yan, huwag kayo malungkot. Na para bagang katulad kayo ng mga walang pag-asa. Di ba pagligtas ka, may pag-asa ka. Okay? So bakit na? For if we believe that Jesus died and rose again, even so, them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Yung sabi natin kanina, na namatay na yung mahal mo sa buhay, pero magkikita ulit kayo. Amen? Ulitin ko lang kasi ito po isa sa napansin ko rin naman sa libutan, talagang parang nagiging corny to. Alam niyo kung bakit? Kasi kung binabanggit man nila, walang conviction eh. Kasi nga hindi mga ligtas. Amen? Amen. Kung ligtas kayo, dapat iba yung conviction niyo dito, masaya kayo. Pinipicture niyo na yun, anong gagawin mo? Kung nari, yung sino naman namatay mong mahal sa buhay, di ba? Ine-expect mo na yan. Kaya nga sabi nito,
Binigyan niya pa ng context at saka ng proof. Kung naniniwala tayo si Jesus nga na buhay, namatay, na buhay magmuli. Hindi lang si Jesus yon, first fruit lang siya. Kaya sabi diyan, ganun din naman sila na sabi sleep in Jesus, namatay yon. Pero again, nasa langit nga sila. So yung kaluluwa nila nasa langit, yung katawan nila ngayon andito. So parang natutulog lang yan. Okay? Kasi nga later, pag sasamahin yan, pag nabuo na, glorified body, ganun-ganun na yung tayo pare-pareho na natin. So, darating, yung mga namatay, kasama rin ni Jesus. Kasama natin. Okay, for this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Yung mga nabanggit po kanina, hindi ganito kalinaw. Eh. Kaya ito po, yung topic natin ngayon, 1 Corinthians 4, hanggang 5, ito po yung pinaka at naglahat nag-a-agree dyan. Pinaka, lagi nga ito, ginagamit ko nga ito nadala sa funeral. Okay, kasi ito talaga yun eh. Again, sa mga ligtas lang. Binibigyan ko emphasis na gano'n, yung wala sa iba eh. Gagamitin din nila ito, hindi naman na-explain. Tapos hindi rin nag-share ng gospel kasi nga hindi rin ligtas. So tayo, lagi yan. Kaya ito po yung ating hope. Okay. Kaya na, ito yung binanggit natin kanina din. Tayo, yung nabuhay, yung mga na-departed loved ones, babalik kasama ni Jesus, tayo rin naman, ganun din naman, kaso tayo yung makakot up kasama ng Panginoon. So yan ha, unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Pag yung prevent po sa King James kasi, iba yung sabihin niya, pag sinabing prevent, uunahan. Yan po yan, okay? So kaya ibig sabihin, sino mauna? Tayo ba yung mga namatay? Sabay yun eh. Diba? Kaya may sinabi rin pala dyan, no? Yung una. Pero halos sabay rin kasi yan eh. Kung mauuna sila lang, boom, tapos sa'yo, boom. Hindi halos isang araw lang yun. For the Lord Himself shall descend. Okay, malinaw. Siya'y nasa langit. Bababa siya. Pag bumaba siya, dumating ba siya? Yan yung mga doctrinal na sabi kasi yung mga pre-trib nga, andun lang daw siya. Eh, paano yun? Hindi siya nakita ng tao. Mali. As in, babalik po siya dito. Hinihiwalay kasi nila yung Revelation 19. Nasaka na yung iba na yun eh. Battle of Armageddon na yun. So, ito po yung rapture. Ito yung second coming din. Tandaan niyo po yan. Kasi kanina pa tayo nisabi, it's coming of the Lord, coming of the Lord. Okay? So, ito na yung second coming. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them. Ayun o, with them, yung kanina, yung mga departed loved ones, tayo rin, caught up, edi sabay. To meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. So yun nga, kasama natin ang Panginoon simula nung panahon na yun. Okay? So, ito na yung binabag ko kanina. Wherefore, comfort one another with these words. Ibig sabihin, the fact ng Panginoon darating, magkakasama-kasama tayo, pati yung departed loved ones, yan ang pinaka-comfort dad sa atin. Meron ba sa bahay sa atin kasi parang wala nang masyadong malungkot dito. Meron ba? Ay, hindi natin na-share rin yung ano nyo, no? Yung anak nyo. No? Sana, di ba yun, at least meron tayong hope pag na-share rin yan, ano naman yan. Pag hindi, wala. Okay? Kaya madaliin natin din. Okay. So, na-comfort ba kayo? Darating ang Panginoon. Sigurado, paulit-ulit. Kahit ano pang magdaan kasi, yung kanina iniisip ko, nakikita ko tayo, parang wala tayong problema. Minsan, ano lang. Kaya siguro malungkot yung iba sa atin, ibang bagay lang. Eh. Yung mga isan, hindi mga masyado importante. Eh. Diba? Ay, wala akong ano. Yung malungkot dito. Sample lang ko. Nag-ngitian na kayo eh. So kung ano man yan, isa mababaw na bagay. Amen. Pero kahit ano pa yan, sa ating malalim, so dahil din, dahil may sakit eh. Dahil namamatay lang din. Pero dapat lahat yan, hindi nang baliwala. Of course, okay lang malungkot minsan. Amen. Pero yung pag-asa natin, in the end, hindi tayo yung todo-todo lungkot. To the point na either magpakamatay, magbalak magpakamatay, kumalikod sa Panginoon. So, hindi dapat ganun. Kasi may yung pag-asa niya na nananatili lang yan eh. Amen? Anong pinakamatindi? Katulad ni Job. Kaya ang ganda ng Job, no? Di ba natin nakapagpatuloy. Sinabi dun yung sinabi niya dun. Meron na rin ganito dun eh sa Job. Tingnan natin.
Niniwala ba kayo? Even of the book, in the book of Job. Ito yung sinabi niya. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Job pa lang yan, ha? Alam niya talagang yun ang consummation ng ating kaligtasan at kaligayahan, eh. Amen, ngayon, tuwa tayo sa sarili-sarili natin. Okay, si kapatid, nandiyan na naman, salamat. Yung pinaka-nakakatuwa, ang Diyos na yung magiging ka-fellowship mo, di ba? Kaya even sa Book of Job, yun po yan. Kaya sana tayo ay nakakomfort. Okay, tapos na yung 1 Thessalonians 4. Okay lang, minis na ako. Ha? 38 pa lang. Tuloy natin sa 5. Amen? Kasi magkaduksong po talaga to. Actually, dito nga yung magandang point na another... Papakita ko na yung mapa na naman kasi nga, alam nyo na. Images. Para tayo ay hindi nagkakalituhan. Yung ating timeline po sa M times. Na hindi ko makita. Aga pa naman pala eh. Sana ba yun? Ang gulo kasi ng mga files ko. Wala. Hindi po ah. Drawing na lang kaya ako. Ha? Drawing na lang ako. Para malinaw. Explain na rin natin. Okay na. New. Okay. Draw. May bago ngayon eh. Okay. Okay, ito po yung pinag-usapan ulit natin, yung timeline, the end times. Sabihin natin, ito yung Genesis, umpisa. Ito yung end of time na, ibig sabihin, wala nang tayong bibilangin. Okay, kasi nga, wala ka nang bibilangin, forever na yun eh. Mag-start po yun after ng millennium na. Okay? Anyway, ito yung timeline na sabihin natin ng Earth. Okay? Genesis to Revelation. Dito po yung Old Testament. Mayroon ganyan. And then, Crucifixion. And then, ito yung end times. Sabihin natin may 7 years dyan. Okay? 7 years. Ang rapture po dyan, actually, nasa gitna. Okay? So, contrary sa iba, yan po yun. Yan ang rapture. Dito rin yung second coming. Si Jesus po baba tayo ng pataas. Okay? So, yan. So, blow up natin dito yung 7 years. Ito na yung 7 years, ang tawag nila 7-year tribulation sa atin. 7 years, or yan yung Daniel 70th week. Ibig sabihin yung last na importanteng magsisiksik po yung napakaraming ano dyan, events sa end times. Daniel 7 years. Seventieth week. Ibig sabihin lang 70th week. Basta ito yung isang nakaseparate na
week, 7-year period. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, sakto. So, saan po yung gitna niyan? Dito po mangyayari yung rapture and then second coming dito. Ganyan po yun. So, bakit yung drawing ito? Kasi nga, ngayon, sa panahon natin ngayon, nagkakalokohan po, no? Ibig sabihin, basahin din natin sinabi ng Panginoon. Matthew, ito na sa Mark, sorry. Mark 13, ito po yung kaparalel ng Mark, ng Matthew 24. Na kung saan, sabi dyan, ito. Okay, sabi po dyan, and then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or lo, here is, he is there, believe him not. Kasi may maraming maloloko. Kaya inaadal natin, parang di tayo maloko. Bakit may maraming maloloko? Ha? Saan maraming maloloko? Sa anong lugar? Sa anong pagkakataon sa buhay nyo? Saan? Kailan lang may kinakausap ako kasi nga parang niloloko siya ng sodomite. Kaya medyo ano ako eh. Kaya in-explain ako na-explain. Niloloko ka niyan. So anyway, saan pa tayo madalas ng kalokohan kanina? Sa pera, di ba? So kasi importante yung pera. Kaya gusto ng iba, binibentahan ka para makuha ka. Iba naman, niloloko, nilalakawan. So lahat ng bagay na importante, andyan yung lokohan. Okay, kaya wag na wag kayong papaloko. Yung mga importanteng bagay, karunungan, kaluluwa nyo, of course, sa doktrina, di ba? Ang daming lokohan. Kasi nga, importante yan eh. Pera, ang daming lokohan sa church, minsan, ganyan. Unahan yan. Authority, sa politika, lahat yan. So, lalo rin dito. Importante itong end time kasi dyan na mag, yung iba dyan na baka yun yung last nilang time na pwedeng maligtas. Okay? So kaya ngayon, nagkakaroon ng lokohan dito sa aral na to. Kasi yung iba, ang turo nila sa pre-trib nga, sabi nila, bago mangyari to 7 years, oops! Exit na raw sila. Yung mga ligtas. Ngayon, kung ikaw ay exit na dito, hindi mo na maranasan tong, ito kasi yung matindi po dyan, banda dito. Yan tawag na Great Tribulation. Ngayon, kung ang turo sa'yo, tine-expect mo ngayon, wala ka na dyan, anong gagawin mo ngayon? Easy-easy ka na lang. Yun ang totoo, actually. Yun ang pine-prevent natin na mangyari sa atin. Kaya ngayon, kung alam mo na papasok ka dito or posible kang pumasok dito, hindi ka mamatay, kung hindi ka mamatay, eh paghahandaan mo to. Nakikinig ba kayo mga bata, especially? Ilalo kayo eh. Kung mas malamang na papasok kami dito, kayo lalo. Kasi nasa ano na kami, alam nyo na. Lalo kayo. Kaya tinuturo talaga to dapat at tinuturo natin dito, okay? So ano yung dapat natin gawin? Yung ini-encourage tayo, may mga lokohan, dapat alam natin na papasok tayo dito ngayon para mapagandaan natin. Kaya balik tayo sa ating, so sana malinaw to ha. Itong 7 years na to ay ito yung parang pinaka-peak bago tayo pupunta sa millennium. Millennium, medyo masaya na yun, masaya na talaga yun sa mga ligtas. Kaya ito po yung crucial na 7 years. At ito po yung hindi mo alam kung papasok ka niya, baka nga andito na tayo, hindi mo alam eh. Okay? Yun ang totoo. Kaya hindi mo exactly malalaman yan. So, balik tayo sa ating text. Kaya, tuloy na po natin dito sa 1 Thessalonians 5. Okay? So, natapos natin dito. Binanggit lang, tayo mararapture. Yung napag-asa natin. Gusto natin yun. Si Jesus, bababa tayo naman. Caught up in the air to meet Him. So, ngayon, kaya itong 5, kaya crucial to kasi may binanggit ditong sabi niya dito, the day, ito. Saan ba yun? The day of the Lord. So, kanina, coming of the Lord. Okay? Nakasunod pa. Coming of the Lord, darating siya. Pero itong term na to, day of the Lord, ito po yung Old Testament pa, lagi na nababanggit, the day of the Lord. Parang kanina, nalala sa Malakay. Ano sinabi doon?
coming of the Lord pala yun. Okay? Pero yun pa rin yung ina-expect nila, even sila, at tayo, darating si Jesus. At yun ay ang nagtawag is the day of the Lord. Kaya sabi dito, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Ano nakita nyo doon? Kahit lumipat po tayo ng chapter, dati wala mga chapter-chapter yan. So, yung sabihin, yung chapter 5, kasunod na sunod sa chapter 4. Ano yung sabihin nun? Yung pinag-uusapan natin sa 4, ito pa rin sa 5. Naintindihan nyo? Ano lang yun, parang lalo pag nakalibro kayo, di ba? So, yung 4, napin ko na nga rin. Kasi ito, tablet to eh. Sana nakakasunod kayo, ha? Pwede naman magtanong. Ayan, nakita nyo ba yan? Pag libro yan, tuloy-tuloy, ito yung chapter 4. Last verse 18, pagkatapos 5:1. Okay? So dati nga walang hati-hati yan. So tuloy-tuloy lang po yung narrative. Ngayon hinati nila yan dahil may medyo ibang topic pero still kasunod yan. Kasunod nung kanina sinabi. Kaya ngayon pinag-usapan ano, rapture, coming of the Lord. Ngayon naman, but of the times and the seasons, ano yung times and seasons? Yung mga timing. Ito parang kanina pinag-aralan dito. Sinabi na sa kanila, ngayon na-capture yung iba dito sa Thessalonians, pero iba, matagal na raw niya sinasabi. Diba? Natagal niya, parang tayo, kinukwento, pero ngayon, yung sinulat niya, nabigyan ngayon ng detalye, kaya yung sinasabi yung time and seasons, ito po yun. Okay? Yung pagdating ni Jesus. Okay? So, ano yung mga detalye meron dito? But the times and the seasons, brethren, you have known it that I write. So, hindi ko na kailangan sabihin kasi nga, andalas ko na sinasabi sa inyo. Pero nagbigay siya dito ng ibang detalye na marirelate natin doon. Kaya sabi dyan, hindi ko na kailangan sabihin sa inyo kasi alam nyo na eh. Ano yung alam nyo dapat? Yung day of the Lord. So, cometh as a thief in the night. So, yung pagdating ni Jesus ay thief of the night. Ano yung thief of the night? Sino na nakawan na dito? So, wala na nakawin eh. Okay, pero kahit may nanakaw, di mo alam yung kailan. Tumatiming yung mga yan. Hindi mo alam. Ay, next week, may nanakawan tayo, kaya isasarado natin lahat yan, ha? Hindi mo alam nga eh. Diba? Yun ay hinahalin tulad saan? Sa pagdating ng Panginoon. Okay, nakikinig pa ba? So, naintindihan ko ibang inaantok na kasi nga, gabi na. Tapos medyo mabigat pa itong inaga. Pero pakinig lang kayo. Inuulit-ulit ko rin naman ito eh. Okay. Ulitin ko ha, yung pinag-usapan kanina, coming of the Lord, rapture. Sinabi niya dito, yung timing daw nun, alam niyo na. The day of the Lord pala yun ang tawag doon. At ito ay parang thief in the night. Ngayon, yung iba dyan, naiiniwala na thief of the night. Tama din naman yun. Alam din nila yung kaso, pinagkaiba nila, hinati nga nila yung second coming sa rapture. Ito yung sa kanila, ito yung sa atin, nasa gitna pareho. Sa kanila, ganito. Rapture muna. And then, ang second coming, banda dito na. Okay. Yan ang mali doon. Sa atin, isang araw lang. Bakit? Balik tayo sa text natin. Pinag-usapan kanina, day of coming of the Lord. Tapos ngayon, day of the Lord na. O di isa lang yun. Kanina, bumalik na ang Panginoon sa chapter 4, sa lubong natin. O di isa lang talaga yun. At sa Matthew 24, nabanggit din yung anong yan eh, na parang di mo malalaman, di ba? So, ganun din dito. So, ano kaya pinag-usapan natin? Isang event lang yun. Isang araw, isang event, na importanteng event sa Bible. So, sana malinaw po yun. Kung hindi, okay lang. At least, narinig nyo yan. I-tackle na lang natin ito next week ulit. Pero, gamit natin yung time. Kaya sabi dyan, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. So, pansinin niyo po yung mga pronoun. Alam niyo yung pronoun? Diyan yung ano yan eh. Alam niyo naman, pag ikaw, kausap ko, anong tawag sa'yo? Pag ako yung nagsasalita, anong tawag dyan sa English? First person ang tawag dyan. Ano yung mga first person pronoun? I, me. Ako ba? So, hindi mo kailangan mag, sino kaya yung me? Eh, siya yung nagsasalita eh. Ang tinutukoy niya sarili niya. First, sabi ko kanina, first person. Nakikinig ba? Bata ha, English, Tagalog din niya. Meron sa Tagalog niyan. Sa Tagalog, ako, akin, first person. Ngayon, pagkausap ko, anong tawag dyan?
Second person. Tandaan niyo yan, ha? Ano yung mga second person pronoun? You, thou, ye. Kausap ko siya. Okay? So, sino kausap ni Paul? Mga Kristiyano, ha? Kaya kanina dyan, balikan natin. Hindi natin balikan yung chapter 4. Diyan lang sa chapter 5, sabi niya, ye have no need for yourselves. So, ikayo yun. Alam nyo, yung pagdating ng Panginoon, parang tip of the night. Pero sabi dyan, for when they... So, nagbago dito yung tinutukoy. Ang tinutukoy nito, ibang klaseng tao, hindi mga Kristiyano. Kasi nga, kung Kristiyano yung kausap niya, siyempre, second person, you, ye. Binanggit ba't yung they? Kasi nga, masesento din sila dito. Pero kalaban sila at sila yung kawawa kasi hindi nga ligtas. Amen? So, ganito daw yan. Yung mga ligtas, mag-ano rin kayo, maghanda kayo para sa rewards, para alam yung gagawin nyo. Pero, kawawa to mga to, kasabi dyan, when they say peace and safety, then sudden destruction come upon them. Sa Tagalog, itong mga to, parang naalala ko tuloy sa Jeremiah, Isaiah. Ganun sinasabi, kinakalaban si Jeremiah, alam niyo yung kwento. Sabi ni Jeremiah, sasakupin na tayo niyo mga yan. Sabi niyo, hindi, wala yan. Tayo sakupin yan, sakupin na, kaya natin yan. Eh sinasabi na nga propeta ng Diyos, eh, maganda na kayo. So ganun din po ngayon. Ngayon, marami na nagwa-warning, andyan na lahat ng mga sign of the time, alam niyo ba yun? Kaya asa sa mga pastor dati, ano sila dyan eh, kin sila dyan kasi alam natin, magtatata ka na, alam niyo ba yun? Tapos na natin yan, sa Revelation 13, magtatata ka, ibig sabihin nun, 666. Okay, ano kaya yung 666 na yun? Yun daw ay magkokos na yung mga hindi, yung iba, pag hindi ka kaisa, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta, ano kaya yun? Pwede niyo, paano tayo pipigilan ng mga loko-lokong gobyerno na bumili at magbenta? Paano kaya yun? Eh, yung pera andyan. Eh, kasi kung magbenta mo, pipigilan ba tayo nila? Sa ngayon, hindi kasi cash. Pero pag inimplant na sa iyo yung microchip, cashless na, intindihan niyo ba kayo, ano kayo, lalo mga bata, abutan niyo to eh. Kami, maaaring abutan na, maaaring hindi kayo. Talagang ano to. So magtatata ka na yan. So at ilalagay daw yan sa noo at sa dito sa in the hand, sabi sa King James. Hindi lang on ha, in. So kaya ngayon, karamihan ng Kristiyano alam na eh. Ang problema na lang, inaano tayo, ini-snow nga tayo, niloloko tayo. So malinaw na po yan, kaya yung nagturo ka, sabi niyo ba, hindi, yun naman 666, eh, nagkabaliktara naman. Hindi naman niniwalang yung bakuna yun. Pero ano na yun, ang tawag dito? Dry run na yun, pinapractice kasi pinipilit na yung mga tao eh. Ganyan na ganyan yung gagawin na sa microchip kasi nga, pag meron ka na nun, masyado bang techie, hindi naman, di ba? Sino din nakakaintindi? Rafi, naintindihan yung pinag-usapan natin. Ano ko dati sa Revelation to eh. Alam mo yung GCash, ang dami na hack parang GCash ngayon, di ba? Sabi, alam mo na yun, GCash. Yung GCash, nasa cellphone mo. Actually, nasa cellphone yan. Yung identifier lang nasa cellphone mo. Yung main, ano yan, nasa internet. Ganun din yung ilalagay sa'yo dito. Ngayon, katulad yan, na-hack. Ano nangyari sa pera nila? Iyak sila. Ako, tinignan ko din eh, talagang nag-error eh. Pero ewan ko lang, nabawasan kasi hindi ko nang kabisado yan. Anyway, mga bata, nakikinig. Ngayon, kunwari, mayroon katulad natin yung mga yun. Kunwari, naasal sa akin yung sino. Sino tinitira ko madala? Si Marcos. Sino ba yan? Pastor Ace na yan. Ah, ito yung account niyan. Ano bang account niyan? May GCash. Naku, walang pera. Walang. Pero kaya nga, pero pag lahat andyan na, kasi ngayon ibang cash ko nasa ano, labas. Eh, paano kung kitang-kita nila lahat? Ah, i-delete mo yan. Naintindihan nyo na? Hindi na ako makakabili, hindi na ako makabenta. Ano mangyari sa akin? Maghihirap ako. Okay? Kaya sabi dyan, medyo na detail tayo doon, pero kaya sabi dito, huwag kayong maniniwala, para kayong mga hindi kayo nag-iingat. Tayo lalo na maingat tayo. Dati hindi nga nila alam ng mga Kristiyano dati kung paano nila gagawin yun. Paano gagawin ng Kristiyano ng gobyerno yun na hindi tayo makabenta? Eh, di ba? Paano gagawin yun? Eh? Pwede nilang gawin yung pag natatakang ka. Okay? Kaya huwag kayong maniniwala.
Yung mga peace and safety na yan, nakalagay sa Bible. Ang linaw. Pag sila, ayan, mga unbeliever, eh, okay, mag-alala mga Kristiyano, mga rapture naman kayo agad eh. Though hindi nga totoo yun. Kaya sabi dyan, sudden destruction cometh upon them. As the veil upon a woman with child, and they shall not escape. Okay? Kailan minutes na ako? 57. Tapusin ko na dito. Pero balikan natin to next week. Amen? Ito yung maganda. Ang tinukoy niya yung mga ligtas, sabi dyan, especially yung mga matapa, sabi niya, but ye brethren are not in darkness. Ano yung sabihin ng darkness? Sabi, hindi nakakita na pag ito, patayin mo ilaw. Patayin mo nga. Di, huwag na. Alam niyo na yung darkness eh. Lalo pag Tagalog hindi kayo, di ba? Yan, ang dilim doon. Tsaka sa JJX, ang dilim doon, di ba? So, pag darkness, wala kang makita. So, ang sasabi dito, tayo, spiritually, hindi tayo dapat katulad ng mga yan. Katulad nga na sa Sweden daw, talagang patatakan sila. Ngayon, matagal na, 19 ano pa lang. Sila na yung sinampulan dyan. Oo, matagal na sila nagtatakan dyan. Tututut! Kasi wala silang kaalam-alam, di sila na warning yan. Eh tayo, alam dapat natin yan. So kaya sabi dito, ye are the children of light. Okay, second person na naman, kausap yung mga Kristiyano. Hindi kayo dapat, parang bulag, parang syunga-syunga dyan. Okay lang, tataka nyo ako, patay ka dyan. Isang bakuna nga lang eh. Sabi nga sa inyo eh, run, dry run na yan eh. Kahit mga pastor dati, hindi ako bakuna. Hindi natin kailangan yan. Hindi ka makapagmulo. Sige po. Bilis. Tapos, sila pa ngayon yung galit doon sa mga nanatiling ano. Ingala kayo. Tutuloy natin ito next week. Amen? And habang ginagawa natin yan, parang gusto ko mag-film showing tuloy sa Sunday. Amen? Hanap ako ng isang film showing na gano'n lang hanggang isang oras. Para ibang medyo nahuli. Iba, alam na eh. Okay? Ha? May review pala, ano? Lunchtime. Sige, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming topic ngayon. Pagkat mabilis pa ngayon, pray ng lahat sa amin ay maging matalino. Tiwala sa inyong mga salita, yung itong detalye na kita namin, napaka-tibay na ebidensya po ito, Lord. At nakikita na rin namin kung paano ito mangyayari. Maraming po nag-warning, Panginoon, na from the earliest time, Panginoon, katulad ni Paul. Ngayon, nakikita namin malinaw kung paano ito mangyayari. Nawa, lalo kami magtiwala sa inyo, Panginoon, kung talagang dumating sa panahon na kami po iabutan nito. Ay, lalo kami magtiwala dahil while totoo yung hardship, yung tribulation, totoo din lang po yung protection. So, I pray na ihandaan niyo po ang bawat isa din. Especially yung aming knowledge din sa bagay nito at aming mismong pagtiwala sa inyo na hindi namin kailangang sakyan to, Lord. Na alam din namin aming boundary, Panginoon, paano pwede kami maisama sa iba. But alam din namin na kung saan kami hindi dapat. Hindi lang sa aral, kundi sa practice, Panginoon. Sa ganitong bagay, Panginoon, sa libutan talagang ito'y darating. Nawa kami maging handa. Hindi lang physically, Panginoon, ay mentally din po, Lord, spiritually. Ando po yung tiwala namin na at least, Panginoon, kung para sa mga anak din namin, madelay ito, Lord, kung anong kalooban niyo, Panginoon. So, we pray, nagkapatuloy ang bawat isa, dahil pa namin kailangan aralin gawin para sa inyo, Lord. But, unti-unti, Panginoon, sa church, maraming salamat po sa aming mga na-accomplish na, nagtuloy kami, Panginoon, magpatuloy, mga kabataan, Panginoon, maanda rin sila, mahalin nila ang salita, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.